Hello mga momshies and popshies, welcome again sa aking channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please subscribe and hit the bell button para notified kayo every time may bago kong mga uploads. Yes, napunta ulit kayo sa aking channel dahil nakita nyo, ako ngayon ay magpo-propagate ng aking Mother of Millions and plus care tips na rin po. So sa propagation, mga momshies and popshies, napakadali lang i-propagate ng ating Mother of Millions. Pwede siya sa TrueLibs, ayan. TrueLibs mismo. So, pag may mga nalalaglag, ayan, nilalagay ko lang sila dyan sa ibabaw. At makikita nyo, ayan, meron na siyang mga, ayan, meron na siyang mga bagong ugat. TrueLibs siya mismo nag-uugat. Ayan. Ayan. Tapos, pinapatong ko lang yan dyan para mag-ugat sila at kakapit na sila doon. At makikita nyo, may mga bago na siyang tubo. Ito pa, may mga ugat na din na leaves. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, nadedefocus ng ating camera. And, minsan, tinutubuan din mismo yan, yung leaves niya sa mga gilid-gilid niya. Ayan o. Oh. Ayan, tutubuan din siya nung parang ganito. Na mga maliliit na yan. Tapos, pag tinubuan sila, ayan na, hindi ko na sila mahugot kasi nakakabit na yung ugat niya dun sa lupa. So, hindi ko na sila ginalaw. So, yan, pwede siya sa leaf propagation and pwede rin siya through cuttings. So, ituturo ko sa inyo mamaya yung through cuttings kung paano. And, papakita ko sa inyo yung pag nag-cuttings tayo, kung ano magiging itsura niya. Ayan. Ayan, nag-cut na ako. Ayan, makikita nyo. Ayan, may callus pa siya. Ayan yung pinakasugat niya. At after 2 weeks, mga gano'n, no, nakita ko may mga bago na siyang sibol. Ayan, yung bago ng sibol from the pinagkatan. Ayan. So, maganda po talaga nagka-cut tayo ng mga, or nagpo-propagate tayo through cuttings kasi mas madali silang lumago pag ginagano natin sila through cuttings. No? Kailangan din nila nun. And, ito yung isa. Ito yung cuttings nito. Ayan, ito na. Ito na siya. Ayan. So, alam mo, established na siya kasi may mga bago na siyang baby sa taas. Ayan. So, alam natin na established na siya. Napakadali lang talagang alagaan. And then, itong isa. Ayan, ito naman yung pinag-cut ko. Ayan, nakikita nyo, may callus din siya. Ayan yung pinaka-cutting sa sugat. Tapos, ayan na yung bago niyang tumubo o sumibol from the cutting stem. So, ayan, minsan, ayan, yung mga ito, ayan, yung nakikita nyo sa ibabaw, pag hinahangin yan, mga momshies and popshies, no, minsan na pupunta sa mga paso-paso natin. Minsan nga, sa ibang halaman, may makikita ka tumutubo na lang na Mother of Millions. Kasi yan mismo, ayan o, nakikita nyo yung parang puti-puti na yan, ayan, may mga ugat na kasi siya. So, pag nalaglag siya sa mga, lalo na sa mga paso, no, talagang tutubo-tutubo siya. Ayan, ganyan yung nagiging itsura niya. Ayan o, nakikita nyo yan, ayan. So, nagsasarili siya, tapos makikita nyo na lang, lumalaki na lang sila. Ayan, ganyan, tapos magiging ganito na siya. Ayan. Ayan o, ang daming mga maliliit na leaves sa tumutubo na lang. So, kung kayo ay nag-uumpisa na mag-propagate, no, ng ating, ay, mag-propagate. At kung kayo ay nag-uumpisang mag-alaga ng mga succulents, please consider po na mag-alaga ng Mother of Millions kasi napaka-friendly niya. Ayan. At napakadali nilang i-propagate, no, at madali din silang alagaan. Wala rin silang ka-arte-arte sa pag-aalaga. So, papakita ko sa inyo, ito yung isang cuttings ko. Ayan, papakita ko sa inyo, established na siya. Ayan, kasi may mga ugat na siya. Ayan, hinugot ko lang para pakita ko sa inyo na established na yung pinag-cutan natin. So, pag nag-cut tayo, kailangan natin syempre ng malinis na gunting and cinnamon. Ayan, pag cinnamon po, pagka-cut natin, dip natin sa cinnamon and then tanim na rin po sa tuyo na lupa. Ayan, kailangan tuyo po yung lupa niya. Ayan. Ang ating soil mix, kung anong ginagamit natin soil mix sa ating
mga succulent, same din naman po yung ginagamit ko sa aking mga succulent. So kung saan kayo hiyang or saan kayo na nahiyang yung mga halaga nyo, yun na po ang gamitin ninyo. So para consistent po ang inyong potting mix. Okay? So ayos ko lang po yung camera, papakita ko sa inyo kung paano mag cuttings ng ating mother of millions. Puppies, nakakat na natin ang ating mother of millions. Ayan, kakat lang natin siya. Ayan. Cut natin. Ayan, pagkakat, no? Ayan, makikita nyo, nag-cut na tayo. I-dip natin sa cinnamon powder. Ayan, i-dip natin siya sa cinnamon powder. Ayan. Tapos, yung mismong pinag-cut, ayan na siya pag may cinnamon powder. Ayan. Pagka-cut natin sa kanya, islalagyan ko rin ng cinnamon powder yung pinag-cutan. Lalagyan natin ng cinnamon powder. Kasi cinnamon powder serves as antiseptic and para siyang betadine, kumbaga sa sugat. Ayan. Kumbaga sa sugat, yan yung parang betadine ng ating mga halaman. So, ito is medyo mahaba pa yung kinat natin ng mother of millions. Pwede pa natin siya ulit i-cut here. Ayan. Para parang bali dalawang puno yung gagawin natin. Ayan, kakat natin ulit. Ayan. Tapos, tanggalin na natin yung mga excess na dahon para meron tayong pagtutusukan. So, yan, mapopropagate pa din natin yan. So, parang meron siyang stem na pagtutusukan sa ating lupa. Ayan. So, lalagyan natin ulit siya ng may nalalaglag na mga, yung mga leaves na maliliit. I-dip natin siya ulit sa cinnamon. Ayan. So, ayan. Dinip na natin siya sa cinnamon. Nakatanggal yung mga bulaklak-bulaklak niya. Hindi siya bulaklak. Actually, dahon yan. Tapos, tumutubo din yan. Ayan. Tapos, yung ating potting mix, nilalagyan ko din ng cinnamon sa ibabaw para hindi siya lapitan ng mga langga, mga insekto. Siguro kasi sa amoy ng cinnamon. Ayan. So, itutusok lang natin siya. Ayan. Tutusok lang natin yung pinagkata natin. Ayan. Tusok lang. Ayan na siya. So, aantayin lang natin yan na aantayin lang natin siyang magkaroon ng ugat. Huwag munang didiligan for a week. No? Ako ganun lang gagawa ko. For a week, hindi ko siya dinidiligan muna. So, pinag-stay ko muna siya dyan. Ayan. And then, yung isa naman na pinagkatan natin, basta yung pinagkatan at yung kinat natin, nalagyan natin parati ng cinnamon powder para gumaling yung sugat nila. So, ito naman yung isang kinat natin. Tusok lang. Ayan. So, makikita nyo after 2 weeks, may makikita na kayo difference nung ating mga kinat kasi magkakaroon na rin siya ng mga panibagong sibol. Yan, katulad nyan, bagong sibol na yan doon sa pinagkatan natin. So, yun, ito pala, papakita ko sa inyo. Ito na mga momshies and popshies yung ating mga kinat. So, wag muna natin silang didiligan for a week. And then, after a week, saka natin sila diligan. Ayan. Ayan na siya. Tapos, ito yung pinagputulan natin. Ayan, yung pinagputulan. O, kita nyo, may cinnamon powder siya. Para madaling mag-heal yung sugat. Yan. Katulad nyan. Ayan, ang daling nag-heal ng sugat nyan. O, dahil sa cinnamon powder. Tapos, may mga bago na rin siyang tubo. Tapos, itong mga tinanggal natin na leaves dun sa stem niya is papatong lang din natin. Pwede nating ipatong din mismo dito sa ating kinatings. Ayan, papatong lang din. Tutubo na yan. Ayan, papatong lang natin dyan. Ayan. So, saka na natin siya tanggalin or ilipat ng ibang pag may mga tubo na sila.
So, ipapatong lang natin. Patong lang. Ganun lang kasimple mag-propagate through leaves. Ayan, papatong lang natin. Tapos, pag tumubo na sila, saka na lang natin sila ilipat sa ibang pot. Madali namang maglipat. Lalo na kung established na siya. So, ayan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na, ayan, yung mga maliliit na leaves. Ayan. Ayan. Nung mga nalaglag dito. Ayan, yung mga ganyan yan. So, ipapatong ko lang din yan. Minsan, iahagis ko lang dyan sa mga potting mix, no? Ayan. Tutubo na ulit yung mga yan. Ayan. Ganyan lang kabilis ang mag-propagate ng ating mother of millions at ganun din sila kabilis mag-produce ng mga bagong leaves or bagong sibon. So, yun lang mga mamshies and papshies, no? And sa care tips naman, no? Akin lang tong dinidiligan, no? Akin lang silang dinidiligan kapag dry na yung soil, no? Pag nakita natin dry na yung soil nila, saka ko lang sila dinidiligan. So, para din silang pag-aalaga ng mga succulents, hindi natin kailangan diligan ng diligan kasi ayaw nilang nabababad masyado sa tubig. So, as much as possible, yan, water your succulents when the soil is dry. At ang lagi nating gagamiting soil is well and fast draining soil, no? So, meron tayong pumice, carbonized rice hull, vermicast, and cocopeat. Yan yung lagi kong ginagamit sa aking soil mix, sa aking mga cactus and succulents. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa aking pagpropagate at pag-aalaga ng aking mother of millions. Ayan. So, ayan na mga mamshies and papshies. Saan tayo na lang natin maging establish yung ating mga bagong, ayan, mga bago natin cuttings, no? Antayin na lang natin sila ma-establish and then antayin din natin na magkaroon ng bagong, ayan, bagong tubo dyan sa kinat natin. So, yun lang mga mamshies and papshies. Sana may natutunan kayo dito sa aking video for today. Ayan. Please do to consider to subscribe and hit the bell button para notified kayo every time may bago akong mga uploads. And please follow me on my social media accounts, aking Facebook account at ang aking Instagram account. So, yun lang. And sa mga gusto talaga dyan na mag-alaga ng mga succulents, sa mga beginners, please try nyo po ang Mother of Millions. Dahil madali silang alagaan, madaling ipropagate, at madaling magparami. So that's all for today. Bye for now and happy planting!